today sa bawat isa. Sa video na to, ipapakita ko lang yung procedure na ginawa ko sa aming air circuit breaker o yung ACB ng bawat thruster. Sa pag-disconnect nito, at ito rin yung first procedure para sa pag-rack in, rack out sa breaker. Bali dito, kailangan lang natin na i-ensure na naka-off yung breaker bago tayo mag-umpisa sa pag-disconnect ng breaker sa main power source niya. Dito sa procedure na to, kaya ako naman i-disconnect yung breaker dahil may kailangan akong palitan na parts. Ito yung Micrologic controller kung saan kailangan ko palitan ng bagong spare. Dito sa lower part ng breaker, makikita natin itong push button. Pinipindot natin ito kapag magra-rack out na tayo or magra-rack in. At ito naman yung indicator kung ano yung position ng breaker. Kung ito ba yung naka-close, naka-test mode, or naka-disconnect na. At ito naman yung ating racking handle. Diyan siya nakalagay sa storage space niya. Bali, papasok lang natin yan sa racking handle socket. Matapos natin na maipasok yung racking handle sa pinakasakit niya, i-turn lang natin ito ng counterclockwise at makikita natin sa indicator papunta ito sa pinaka-test position ng breaker. Bali dito, makikita natin na nasa naka-connect pa yung breaker sa main source niya. At kapag nasa test position na siya, ipipress lang natin yung release button dito sa gilid. Bali dito, ituturn lang natin yung racking handle counterclockwise hanggang ma-reach niya yung test position ng breaker. Nakikita natin kapag nandun na siya sakto sa test position, magpa-pop out yung push button. Bali ngayon, nasa test position na yung breaker, kung saan yung breaker ay naka-disconnect na sa main power source. Maaari natin itong gawin kapag gusto natin mag-function test ng breaker o meron tayong troubleshooting na gagawin na hindi na kailangan na nakakonect ang breaker sa main power source niya. Yung ganitong position, nakakonect pa yung pinaka-control circuit niya o kaya yung auxiliary connection niya. Kaya maaari pa natin i-test yung pinaka-function ng breaker. Kapag nakaturo na dito yung arrow, it means na disconnected na yung breaker sa main power source niya at saka sa control circuit o yung auxiliary connection niya. Maaari na nating i-pull out yung breaker para gawin kung meron man tayong maintenance o repair na gagawin dito sa breaker. Ngayon, mag-start naman tayo ulit ng pag-connect ng breaker. Ipipress lang natin yung push button release dito sa gilid at tuloy lang natin ang pag-turn natin ng racking handle pa clockwise naman ngayon. Ngayon, kapag na-reach nyo na yung test position, ipipress lang ulit natin yung button para makontinue natin yung pag-turn ng racking handle papunta sa connected position. Bali dito, makikita natin na nag-pop out na yung push button at nasa connected position na yung breaker. Maaari na natin ibalik ang racking handle sa storage space niya. Hanggang dito na lang, maraming salamat. Please like and subscribe sa aking YouTube channel at pwede naman kayo mag-iwan ng comment. Salamat!